Naka-lockdown ang Davao Oriental Provincial Medical Center matapos magpositibo sa COVID-19 ang mahigit 30 nitong tauhan. Sa Kalibo-Aklan naman, planong ipatupad ang 21-day quarantine period sa isang barangay para sa mga uuwing locally stranded individuals at returning OFW. Yan at iba pang balita sa mga probinsya sa report ni Mark Salazar. Puspusan ng disinfection at sanitation sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Naka-lockdown ang buong ospital mula 10 hanggang 14 na araw matapos magpositibo sa COVID-19 ang 33 staff nito. Ayon sa pamunuan ng ospital, hindi na muna sila tatanggap ng pasyente kahit emergency cases. Ang aasikasuhin na lang nila ay yung mga naka-admit na. Sa barangay Poblasyon sa Kalibo-Aklan, pinag-aaralang ipatupad ang 21-day quarantine period imbis na 14 na araw para sa mga uuwing locally stranded individuals at returning OFW. Dahil yan sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lugar. Pinag-aaralan pa yan ng DOH, Municipal Health Office at local IATF. 36 na volcanic earthquakes ang naitala sa palibot ng bulkang Mayon base sa 24-hour monitoring ng FIVOX. Mula noong January 1, 106 na mga pagyanig na ang naitala ng FIVOX. Wala naman daw dapat na ikabahala. Nasa alert level 1 status pa rin ang bulkan, kaya bawal pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone bilang pag-iingat. Pumanaw na ang 106 years old National Living Treasure at Gawad sa Manlilikha ng Bayan 2016 awardee na si Fu Yabing Masalon Dulo. Nakilala si Dulo sa kanyang natatanging husay at galing sa paghahabi o weaving ng mga damit ng katutubong blaan. Ayon sa kanyang apo, may ininda ng sakit si Dulo na dala na rin ang kanyang katandaan. Ibuburol siya sa isang weaving center malapit sa kanilang bahay sa Mulupulok, South Cotabato. Sa isa namang bahay sa Paway, Ilocos Norte, hindi problema ang supply ng gulay. Ang bubungan kasi, instantane man ang ampalaya, ng upo at kalabasa. Ayon sa may-ari, wala na silang bakanting lote kaya sa bubong na lang sila nagtanim. Malaking tulong daw ito lalo't mahal ang presyo ng karne at isda. Mark Salazar, GMA News.